Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat, ma'am, sir. Ayan po, welcome again po sa JLAT Vlog. So for this episode po natin, andito pa rin po tayo sa bahay po ng Gimba Nueva Ecija. At meron, ay di pala Gimba to. Victoria na, sorry. Ayan po, Victoria Tarlac na po ito. At ito nga po ay, farmlot naman po siya. Farmlot po ito na pwedeng commercial din po ito. Ayan. Pwedeng gawing bodega or pwedeng gawing mga hardware or mga pang-business po, pwede po dito dahil malumong kanya yung entrada. Nasa mga 100 meters po ang kanyang entrada. May gate o more or less. Ayan. So hanggang dito po yung property. Dito po estimate po na na boundary po na tinuro po sa amin ang aming source sa poste po na ito. Ayan. Diretso po yan. Nakaalong National Highway. Nakalevel po yung lupa dito sa highway, sa daan, sa highway. At ang frontage nga po niya nasa mga 100 meters po more or less. So hanggang dun po sa may nakikita niyo parang waiting shed doon o ano po, naman po yun, corner lot po siya dahil doon sa pandaron meron din kalsada papasok po dito sa mga kabahayan po dito. Ayan, ang maganda po dito may irrigation din po. Ayan, may irrigation canal. Ayan po yung irrigation canal po niya. May power line na may source of water. Nawasa, di ko lang po sure kung may nawasa na po dito. Ayan, at dito nga po sa harap po ng property may mga industrial na po dito. Di ko alam kung ano po yan. At meron din po bodega dito at may bahay sa harap. At yung power line nga, dyan po yung power line. Di mo din kailangang ano po, magpapakabit na lang. And then yung internet connection, nandyan din po yung mga internet connection. At ano pa. Ayan, so ito nga po ay nakaalong National Highway. At ito nga po, kung gusto pong i-develop to, maganda po itong i-develop. At hindi po nakakatakot ito sa area dahil ito nga po ay parating may madumadaan sa akin. Ayan, speechless tuloy ako. So hanggang doon po yung frontage sa may kanto po na yan papasok. At hanggang doon po yan sa may, awan ko lang kung hanggang doon sa may ano po yan, sa may kubo na yun ay nung bahay na yun, gumanon po siya hanggang doon po sa may pinakadulo po ng kahoy niya, tapos gumanon na po siya sa may poste. So panoorin niyo po yung kanyang drone video para makita niyo po yung kanyang mga estimate po na boundary po niya. So 6,000 po ito square meter more or less. Buhay pa naman ito po yung nakapangalan sa title. Sahod na po ni Senator yung capital gain tax, dokumental sa porsyento ng ahente. Ayon po sa source po namin. And then si bayan naman po, sasagutin po niya yung transfer of title, deed of sale, yung ganito po yung ano yun, yung professional fee. Kung sakali gusto niyo ipalakad po sa amin yung title, meron po kami kakilala na pwede tumulong sa atin para mag-transfer po ng title. And then babayaran po natin yung kanyang professional fee na tinatawag. At ano pa, yung relocation survey, yun nga po sana ang gusto ko rin pag-usapan nyo ni Sal kung sakasakali po. Ayan, kung tinatanong nyo po kung negotiable pa po yung price, hindi ko po masasagot ngayon dahil hindi po nasabi ng aming source dito kung negotiable pa yung presyo. Kaya maganda po talaga kung gusto nyo negotiate yung price pa po, kausapin natin yung mismo yung seller. Upon viewing na lang, kung gusto nyo pong siyang kausapin ng personal, sasamahan po namin kayo para makausap nyo po siya. Ayan, ang presyo pala ng property pala, sorry di ko nasabi, 6.5 million. Ayan, talagang pricey po siya, 6.5 million sa 6,000 square meter mahigit o more or less. Yun naman po kasi ay along the highway po siya na naka 4 lane na po. At ilang siguro mga 7 kilometers na lang po siguro ang layo po niya sa town proper po ng Victoria. And then sa T-Plex siguro mga 8 or 9 kilometers po siguro. Sa Manila mga 2 oras lang po siguro ang biyahe, baka wala pa, depende po sa flow po ng traffic po yan. Ayan, ito lang po yung way na pamunta po naman po ng town proper ng Gimba. Siguro mga estimate ko mga ano po yan, mga 5 to 7 kilometers din siguro. O mga ganun po, estimate lang po naman po yun. And then ano pa, ito nga po, dito po sa harap ng property may bodega. Hindi ko po alam kung ano po yan, kung
greenhouse po ba yan? O ano po? Yeah, dito nga po ay maganda po itong gawing pang-business, pang-commercial po. Pwede rin pong gawing residential kung gustong-gusto nyo po. Pero pwede rin pong gawing farming. Kagaya po ito, may tanim po silang palay. Estimate ko na pong inaano po siguro ito. Siguro nasa mga 100 kaban naman na po siguro ito. Dahil ito ay 6,000 more or less na po ito. At yun nga po, may mga hindi ko alam po kung anong barit ng palay ito. Siguro hybrid din siguro ito. Kasi karamihan na po matihan ng mga taga Gimba o taga Victoria ay mga hybrid po na palay. Ayan po. Location po ng property, Victoria, Tarlac po. Ayan. Na kakamali ko lang sa location. Dahil magkatabi po kasi ang Victoria tsaka Gimba. Victoria, Tarlac tsaka Gimba, Nueva Ecija po. Ayan. Magkatabi po yan. Along the highway. At ano pa? Kung gusto nyo pa patambakan yung property, pwede naman po. Yun nga po, sabi ko po sa inyo, meron po tayong contact po sa mga patabon po. Ayan, at baka free na rin po yung kanilang loader sa pagpapaayos po ng lupa. Ayan. So, ito po. Baka sakaling magustuhan nyo po ito sa mga mahilig po yan, sa mga business po dyan na mga tracking ganyan or mga nangailangan po ng bodega na pwedeng gawing bodega, ito po pwede po ito. Ayan. At ano pa, yung source of water, pwede rin po deep well or di ko lang po sure kung meron na pong nawasa dito. Tapos ano pa, and gasoline station, maganda rin dito dahil medyo magkakalayo yung gasoline station dito. Tapos sa ibang portion pwedeng hardware yan or pwede nyo gawing stall ng mga grocery yan, mga ganyan po. So yan po, kung may mga ibang katanungan po kayo, try ko po sagutin, tawag lang po sa akin or message nyo po ako sa Messenger, sa Viber, sa WhatsApp, or tawagan nyo po ako doon. And then sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe po kayo. Pakihit po yung notification bell para ma-update po sa mga binablog po namin, mga property na mga kagaya po nito. Mga pang-commercial po, pang-industrial, ayan. Meron po tayo niyan, mga farming, mga mango farm, ayan, mga rice farm, kagaya po nito. Ayan po, marami po tayo niyan. At salamat po sa mga patuloy po sumusuporta po sa amin, sa aming team, sa Team Realtors. Ayan, sa Team Realtors at join rin po sa aming group, sa Team Realtor at Listing Group. Para makita nyo rin po yung ibang mga pinupost namin mga property ng mga kagaya po na ito. So, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.